What's up, boys? So, ngayon, papunta tayo. Punta tayo ng isang car meet na. So, may organize yung mga tropa natin somewhere dito sa Mindanao, Thailand na isang car meet. So, tingnan natin kung maraming pupunta kasi nga katatapos lang din yung karera dito sa Mindanao, Thailand. Kaya, ayun. Tingnan natin kung maraming pumunta kasi nga nagpapahinga pa siguro yung mga tao. Tingnan natin. So, ito yung gagamitin natin pa rin, syempre. Bionic mobile yung gagamitin natin dito. Yan, ready na siya. Yun nga lang. Wala pang paligo, pero hindi mo mahalata na madumi siya eh, kasi yung sa kulay niya. Pero lalapitan mo yan, marumi na yan. Pero pag malayuan. So ayan, palis na tayo. Palis na tayo ng bahay. Pero bago tayo umalis, isishare ko muna sa inyo pala yung mga routine natin na ginagawa dito sa sasakyan natin kay Bionic Mobile tuwing umalis tayo, lalo na kung gabi. So unang-unang ginagawa ko, meron ako dito itong mga thermo switch na to. Kasi naka fan delete na tayo. So ito yung automatic control ko dun sa fan ko. So pag automatic, pag umabot ng mga 82 degrees, so automatic nag-on. Pero dahil nga gagamit tayo ng aircon, kailangan nating may hangin talaga. Kaya kailangan nating i-manual on natin to. Ayan. Kung maririnig nyo, on na yung fan natin. So pagkatapos, ito naman yung mga underglow lights natin. Pailawi natin. Ayan, kailaw na. Ayan, nakailaw. Kailaw na. Siyempre, pati yung likod natin, ayan, nakailaw na rin yan. Yan yung mga pampaganda natin. Ayan. So ayan, nakailaw na lahat. Dito go na tayo, kaya yun. Tara, punta tayo dun sa kanila. Yo, what's up? Welcome to Mindanao, Thailand again. So nandito na tayo, kasama na natin yung mga tropa natin sa mini car meet na ginanap natin dito. So big shoutout pala ito, US Loop Philippines, sa pagpagamit sa atin ng t-shirt, sa pagbigay ng t-shirt. So ito yung mga nandito. So mamaya, ikli ko kayo kung ano mga ganap dito, ano yung mga mangyayari mamaya, at ano yung magiging highlights. Ayan. Ayan, ayan. Pulis. Pero lang kanya, Kuya, may naghanap sa'yo, kuya. So yan, dito pala kami. So yan, nagpa-park na sila. So dito, nasa roadside lang to, actually, ano, nasa kalsada lang. So, hi guys. Oo, so, parking lang naman siya. Assalamualaikum. Ano daw? Ano daw, tito? Atrasambir. Oh, beer, tago! So yun, nandito kasi kami sa gilid ng kalsada. Yun, dumaan yung polis, eh, pinapatabi yung mga sasakyan. Wala naman ginagawang masama. Yun lang, kailangan. Nakalampas kasi sa kalsada, kaya kailangan yung atras. So fiesta naman dito, kaya walang magiging problema. So yan, eto na, nakapark na kami, ano. So, drag diesel lang, nag-iisa lang yung gasolina na nandun. Ayun. Eto, oh, eto yung pinaka-idol ko na pickup. Eto yung, ano natin, yung Hilux na nilagyan ng turbo ng Hino, yung tune by AOT, na nilagyan ng turbo ng pang truck. So yan, napakatulim din ito nung nakaraang karera, grabe. Ito, naka carbon hood. Ang ganda ng carbon hood nyo. Ang ganda ng ano nya, ng pattern. Napaka pogi. Tapos ayan, syempre Cosmis RTX, yung mags titanium bar. Pero naka bed liner. Pero mas okay pag natanggal to. Sasuggest ko mamaya natanggalin niya yung bed liner niya, kasi mas okay kahit blue lang lahat. Pogi eh. And dito pa rin yung D-Max ni Tito. At doon, marami pa doon. Sino pinakagwapo? Mga palahubog. Sino pinakagwapo? Ah, rin pinakagwapo. So ito pala tuner, oh. Low-key lang, low-key. Nasa gilid lang, oh. Ito naman, Big Key. Aray, boss, tagay boss. So don't drink and drive, ah. Yeah. Ito, matagal na ako nagtataka dito sa tropa natin eh. Drag diesel siya, no, pero setup niya off-road. Pero masaya naman siya, palagi nating nakakasabay ito sa mga car meet. Pero ito, I'm wondering lang sana pag nag-change siya ng isip sa susunod, mas okay yung naka-lowered to, maganda. Ipa ko nakikita kasi ng BT-15 na naka-lowered eh. So sana magbago isip niya susunod, mag-change of mind siya, change of heart, maging lowered na to. So ito naman, tropa natin, yung Mazda Lancer, Mitsubishi Lancer na napaka-pogi, pang fuckboy. Ayan o, tingnan nyo naman, pang fuckboy. Pero ayan,
Yung mayari niyan, loyal. Sama pala sa mga hindi na alam bakit tinawag natin itong Mindanao, Thailand. Kasi nga, ang drug diesel scene dito sa area namin, specifically sa Soksarjin, is napakasigla. Tulad nito, dito ka lang makakita ng mga ganitong klaseng pickup. Ayan o, it's a Toyota Conquest, Hilux Conquest, na naka-lowered, naka-carbon hood, naka-cosmis, may underglow lights. Ayan, may pirma pa ng ano nila o. Ayan o, so ito pala yung tuner nila, si Boss Ekasit Namseng Pa, ng tune by EOT. So yan, may ano yan, may ano, autograph pa. Pwede itong ibenta kay Boss Toyo eh. So ito, original Akana. Akana ata. So ayan, Akana yan. So syempre ito, palagi nyo nakikita yan. Basic na basic lang, Bionic Mobile. So ito naman, yung sa tropa natin. Low profile. Ayan, Hilux pa rin na 2.4. So ito naman is rich in lights. So ano to, masagana sa ilaw, mayaman sa ilaw. Kita nyo naman, meron siyang mga ilaw-ilaw dyan. Meron siyang parang DRL or anong tawag dyan, na kulay pink. Meron siya sa hood light, naka fog light, naka underglow, naka lowered. At saka ito, nakapintura yung likod niya, na nakapareha sa atin ng transparent na tailgate. So yan. So ito rin yung akin is pareha yan, gawang isa lang gumawa yan. Big shoutout pala kay Garbon Outlet. So ito naman is Fortuner na 2KD, di ba? Yes, bossy. 2KD na Fortuner, yan, kita nyo naman. Kumpara mo dun yung turbo niya kanina dun sa isa, eh sobrang liit naman ito, di ba? Yung unit ko is Fortuner 2KD. Na-upgrade namin dito is F44 na turbo, nozzle. Naglay kami ng pump shop, SCB. Then yung sa intake manifold, kinondem namin siya. Tinanggal yung throttle body, tsaka yung EGR. So yun lang. Rim up tsaka Flexos. Ang i-tuner namin is si Hamdan Tunga. Tune by out. So matulin ba to? Ay, hindi. Hindi. Sakto na. Sobrang tulin. Sakto na. Eh bakit hindi ka nag-decide na magpapalit ng mugs? Kasi Mitsubishi pa talaga. Yes. Fortuner pero Mitsubishi yung mugs. Mitsu 40 tawag nila. Mitsu 40? Yes. Kaso, dati nakatutun to. Dami nang nakatutun. Parang nagpasya ko na, para may iba naman siya, pumila ko ng mugs, ng gentry ng Montero. Montero. Naka-lowered ba to? Parang hindi, no? Putol spring lang siya. Okay naman siya sa look na yan, kasi nga sleeper na sleeper yung datingan. Pag hindi mo binuksan yung hood at hindi mo nakikita napakalaking intercooler na to, eh akala mo stock lang to kasi nga naka-stock mugs. Pero ang takbo nito eh sobrang tulin. 2KD na ito, mapakita ko sa yung makina ulit. So yan yung pinasabi ni boss kanina, na naka intake manifold delete siya. Kung makikita nyo, wala na yung throttle body. So direkta na siya dito sa tubo, papuntang intercooler. Ito naman, naka big turbo na F44. Tapos direkta na rin dito sa intercooler, napakalaki. So ayan, meron tayong Hilux dito. Pag may-ari ni boss, ayan si Boss Ravy, no. Ayan. Hello. Yeah. Boss, anong nalagay sa Hilux mo? Bali yung mga upgrades na ginawa is naka B1 na turbo at saka sa fueling naka pump shop at saka naka nozzle din. So ayun, ito pala yung makina nitong Hilux na napaka-loaded dito. So actually dito pala sa mga nakalinyang sasakyan, tingin ko ha, ito yung pinaka-loaded dito kasi ito yung naka-big turbo. Meron naman yung Fortuner ni Almo pero mas malaki pa rin to kasi naka F44 lang yun. So yun, tingnan nyo naman, napakalaki ng housing niya, yung kamay ko. So V1 na turbo ng tune by EOT yan. So ang kaganda daw dito sabi ni boss is VGT siya. Ibig sabihin ng VGT, ayan, quick spooling siya. So malaki man siya pero quick spooling kasi nga VGT, tsaka hindi naman masyadong malaki yung impeller. So medyo ano yan. So may mga ginto pa siya dito, may mga gold pa dito. So ang yaman talaga ng sasakyan na to kasi may mga ginto. 2.4 lang pala to, 2JD. So hindi na alam pala, yung Fortuner kasi na JD engine is meron dalawa yan, 2JD at saka 1JD. Yung 2JD is ito, yung mga 2.4 at saka yung 1JD naman is yung mga 2.8. So obviously, mas malaki si 2.8, eh mas matulin yun, mas mataas ang horsepower kasi nga mas malaki. Ito naman yung mga 2.4 is medyo maliit siya, medyo bitin siya sa power kumpara mo dun sa 2.8, pero pag nilagyan mo ng mga ganito, kahit 3.0 ka pa, kaya kang habulin ng mga ganitong klaseng sasakyan. Arang, kala na yan. So ito, susubukan daw natin to. Kasi ayoko nang sumakay talaga. So mas mabuti na lang ako na lang yung mag-drive kaysa tayo sumakay. Susubukan natin tong 2.4 na to. So dito pala sa loob, marami siyang mga pampailaw. So meron siyang boost gauge. Meron siya yung parang ano to, mga speedometer. Meron din speedometer doon. Meron pa mga gauges dito. Tsaka yun. So manual transmission pala to. Naka-racing clutch ka pre? Yes. So naka-race clutch siya. Tapos light. Tapos
Usually kasi pag naka-racing clutch, medyo matigas. Ito medyo hindi. Sarap boss, no? Lailas din na, wala pa? Wala pa. Kota! Dumago pa ba? Kota! Saglit lang yung 150, puta! Wow! Ano sa mga ganun, oh?